Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 02, Retail Inventory Method. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ng lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 02, Retail Inventory Method. Here is our problem. Alexis Company used the retail inventory method to approximate the ending inventory. The following information is available for the current year. We have the information regarding the costs, okay, and the retail. At ang napakaraming accounts na related sa topic na to, retail inventory method. Na basically, retail means selling price, okay? So the question is, compute for the estimated cost of ending inventory using the number 1, average cost approach. Number 2, conservative approach. And number 3, 5-4 retail approach. Okay? In order to solve for this, okay, we have to compute for total goods available for sale, okay, at cost and at retail first. So sila muna. Okay, meron siyang pattern. Okay? Gawin na lang po muna natin para mas ma-appreciate. Okay, so again, kukumpute natin yung tigas at cost and at retail. Okay? Simple lang yan. Dapat alam mo pa din yung formula ng tigas. And that is, beginning inventory, add net purchases, and other related accounts pa nga. Okay? In this particular topic. Okay? So, nagsisimula ngayon sa tinatawag na beginning inventory. So, beginning inventory is how much? Okay? Ang sabi dito, at cost, that is 650,000. And at retail, that is 1,200,000. And then there is a purchases. Okay? Purchases is 9 million at cost and 14,700,000 at retail. And then there is a freight in. Okay? Freight in is only added at cost kasi wala namang physical transfer or movement ng merchandise sa retail kapag ka may freight in kasi pamasahe yan. So therefore, ignored lang siya kapag ka sa retail. Okay? We have here purchase return. Ayan. Which is a deduction to cost. Kasi nga, ni-return yan, so bawas. Okay, pababa ang inventory ng movement dyan. Okay? Outflow yan. Okay? So, yun. So, and sa retail naman, 500,000. We have here purchase allowance. Ang purchase allowance will only be deducted at cost. Kasi nga, allowance po siya. Wala ring physical movement ng inventory. Kaya sa retail, wala ring gagawin. Okay? We have here departmental transfer in. Departmental transfer in is just like purchases. Merong nadagdag na inventory at cost. Okay? And also at retail. Kasi nga, ang sabi ay in. Okay? Ang kaibahan lang sa purchases, hindi galing sa outside supplier, but rather, galing yan dun sa ibang division or ibang department na nga nung negosyo natin. Okay? Then afterwards, there is a net markup. Net markup is markup minus markup cancellation. Kumbaga yung neto na. Okay, and how much is that? That is 300,000. Basically, siya ay sa retail lang. Okay? Kasi nga, sa retail business, pagka minsan nagbabago talaga sila ng selling price. Ibig sabihin, dati kasi may patong na sila, di ba? Yung cost at retail, magkaiba dito sa dalawang to. Pero later on, maaaring nagdadagdag pa sila. Okay, other than dun sa original markup nila. And same goes true, may pagkakataon din na nagbibigay sila ng markdown. Okay, so minsan sa halip na pinataas nila, pinababa. By the way, net markdown is the net of a markdown and markdown cancellation. Okay, since that is markdown, that is deducted. And basically sa retail lang yan. Okay, kasi nga yan about sa selling price. Ngayon, itong mga kasunod na information, the sales discount and employee discount and the losses, okay, is not part of the total goods available for sale computation. Okay? Pwede naman sana itong mga normal na to, pero may other approach naman yan. Doon na lang tayo sa isang yun. Para hindi ma-distort yung formula. Kaya yun yung pinapaboran. So, ibig ko sabihin, tapos na po tayo in order to solve for this what we call total goods available, okay, for sale. Or yun na ngang tigas.
at magkano yun? Okay? So, 650,000 sa cost muna tayo, plus 9 million, plus 200,000, minus 300,000, minus 150,000, plus 200,000. So, how much is that? 9,600,000. At sa retail naman, 1,200,000 plus 14,700,000 minus 500,000, okay, plus 300,000 plus 300,000 minus 1,000,000. So therefore, that would be 15,000,000. Okay, so we get for the tigas. That's the first step. Kasi may flow yan eh, sa retail inventory method. You compute for the tigas and you have to deduct the sales. Okay? How much is the sales? Yung parang pinakang... Ang idea kasi ang kukwentahin mo is yung ending inventory at retail. Okay? Tapos, i-convert mo dun sa cost using the cost ratio na nakadepende sa selling price yung tigas na nga. Okay? So, you just solve. So, you have to deduct for the sales. Okay? The sales is amounting to 9,500,000. By the way, hindi na po ito kadugsong mismo. Itong gagawin nating presentation dito. So, pwede na po natin itong guhitan. Okay, so the sales is 9,500,000. Pwede nyo rin namang i-present sa ibang part ng inyong solution. Pero ang punto, tapos na po siya. Tapos na yung kwento nun. Okay, so sales 9,500,000. There is a sales discount. Now, isasama pa natin sa computation yan. The answer is no. Because there is no physical movement of merchandise kung sakaling mayroong sales discount. Ang nag-iisang kasama lang talaga na maaaring i-minus sa sales ay yung return. Kasi there is an actual physical movement of merchandise na nga. Okay? Ngayon, there is also employee discount. Okay? Ang employee discount will be added to sales. 500,000 here. Why? Why? Kasi may pagkakataon na ang binentahan mo ay empleyado mo, mas binababaan mo yung presyo. Which in effect, okay, sa topic na to, nadidistort yung formula. Okay? I mean, ang gusto mo kasing makuha ay ending inventory at cost. Eh, di ba kailangan din dun sa formula, dun sa solution is yung sales. Nga lang yung sales mo, nagbenta ka ng mas mababa yung presyo. So, therefore, merong outlier. Ang assumption kasi dito, dapat kunwari, binenta mo dun sa hindi mo ka ano-ano. Dun sa tipong hindi ka nagbibigay ng tawad. Eh, tawad itong employee discount. Eh, it is as if trade discount. Hindi lang siya na-record. Kaya nga, you have to add it back to the sales. Para kunwari, walang discount na nangyari. Totoong kunwaring parang ang ibinentahan mo ay yung outsider. Something like that. Okay, so tuloy tayo. That's why it must be added. Also, the estimated normal shoplifting loss. Pwede pala yun, ano, normal shoplifting loss. Oh, kasi syempre, yung mga retail businesses, nagkakaroon na rin sila minsan ng idea, ay merong masya-shoplift talaga yan. So therefore, they considered what is normal and abnormal. Ang punto, may movement din kasi ng merchandise dyan. Again, anong sabi natin dito? May dalawang approach kung kailan mo ipipresent itong mga normal na to. Itong normal losses na yan. Losses, shrinkage, pag-unti o pag-liit, parang ganun. May dalawang approach dyan. Pwedeng i-minus dun sa tigas at retail. Pwede rin namang isama dun sa mga sales. Tapos sabay-sabay silang i-minus. Okay, so ang ibig kong sabihin, even though hindi siya sale, dito na lang siya ihalo. Okay, kasi ganun din naman ang epekto, ima-minus mo din naman dito sa tigas at retail. So, sulat na po natin, estimated normal shoplifting losses, okay, is amounting to 600,000. And there is a estimated, okay, normal shrinkage, okay, yung pagliit daw, okay, 400,000. Ang punto, lahat ng yan ima-minus mo, okay? How much is that? Solve po natin. So, 9,500,000 plus 500,000 plus 600,000 plus 400,000. That will be the total deduction, 11 million. Kumbaga, 15 million yung available for sale mo. Nabenta yung iba, yung 10 million, okay? Kasi ka dapat kasama yun. Tapos nawala, nagkaroon ng losses yung 1 million. So 11 million talaga yung hindi mo na, yung naibenta mo, yung nawala na. Okay, so therefore we can solve for the ending inventory or inventory end, okay, at retail. So basically that is at selling price. So again, 15 million, okay,
minus 11 million. So we will get how much? Basically, 4 million po yan. Napakasimple ng solution. Ngayon, actually, ang kasunod nito, you will multiply with a cost ratio. Cost ratio. Okay nga lang, in actual practice, isa lang naman talaga ang pipiliin mo sa inventory estimation. Nga lang, dahil tayo nag-aaral pa, okay? Ipapakita natin yung pagkakaiba ng tatlo kung paano nga siya sinosolve. Okay? So ngayon, ang cost ratio ay mayroong formula. And what is that? Tigas at cost, okay? Divided by tigas at retail. Okay? Nagkakaroon lang ng modification, depende kung sa ang approach yung gagamitin. Ang ibig kong sabihin, okay, di ba 9.6 yung cost, tsaka 15 million yung tigas. So basically, ito yung gagamitin. Kasi yan yung general formula. Okay, na may relationship sila. So therefore, dito kasi makikita mo yung ano yung cost relationship. Di ba cost ito, cost divided by selling price. Therefore, that will be the cost ratio. So ulit, this is the cost, di ba? Ito yung selling price, di ba? So therefore, cost divided by selling price, that is the cost ratio. Nga lang, mayroon nga modification dyan, depende sa kung anong method ang ginagamit. Okay? So ngayon, simulan natin dun sa question number one. Ang sabi dito, we will use the average. Okay? When we use the average cost approach, okay, taas na po natin to. When we use the average cost approach, okay, all are included. Sa madaling salita, yan na mismo yan. Actually, siya nga yung pinakang pinapaboran na inventory estimation sa tatlong yan. So, ang ibig kong sabihin, 9,600,000 divided by 15 million. Okay? So, we will get now the cost ratio. The cost ratio, okay, ito na po yun, 9,600,000 divided by 15 million would be, okay, 64%. Ayan. The cost ratio of 64%, okay, will then be multiplied with the inventory and at retail. So therefore, okay, sulat na po natin, inventory at retail, okay, is 4 million multiplied by the cost ratio of 64%. So therefore, okay, how much is that? Okay, ito na po, yung 64% kanina yung sagot, 64%. So therefore, that would be 2,560,000. Okay? So that will be inventory. Okay? At cost. Nasagutan na po natin yung number 1. Now we move on with question number 2. Okay, approach number 2 na pinapagamit sa atin is this what we call conservative approach. Na basically, the formula will be the same. Okay, conservative. Okay, the formula will be the same. Tigas at cost and tigas at retail. Nga lang, since you are conservative, okay, or conventional, or lower of cost, or net realizable value, hindi mo daw sinasama yung markdown. Okay? So therefore, the formula will goes like this. Okay? Tigas at cost, di ba? Okay, excluding markdown. Okay? Sorry, wala naman talaga palang ano, markdown ang at cost, but rather, dito siya sa ilalim, tigas at retail, okay? Excluding markdown. Okay, kasi nga, ang markdown nga ay sa retail lang. Okay? So, how much would be the answer? Okay? The cost will still be the same, 9,600,000. Ngayon, the denominator would be 15 million. Mm-hmm. 15 million. Ayan na. Okay? Plus, bakit po kailangan mong i-add? Ay kasi kami minus mo, dapat daw hindi i-minus. Plus, 1 million. Okay? May iba pang solution yung nagpapakita dito. Dito na po nila pinapalabas yung rate. Pero po pwede naman sa pahuli. Okay? Bahala na kayo kung saan nyo mas gustong gawin. Okay? So ngayon, what will be the answer now? So again, 9,600,000 is still the cost. Hindi mo lang naman isasama yung ano, hindi mo lang naman isasama yung markdown. So therefore, you have to add it back. Since that is 1 million, so basically, 16 million po yung total niyan. So when we compute for the cost ratio, okay, how much is that? Ayan. So that is 60%. Ayan. Conservative siya kasi mas mababa yung cost ratio na lalabas. Okay? 60% na nga.
And by doing that, maaari na nating isolve yung ending inventory at cost. Okay? How much is that? O, kuha lang tayo ng papel. Ito na po yun. Okay? So again, we have the inventory end. Inventory end at retail. Okay? That is amounting to 4 million. Nalaman mo na yung cost ratio niya ay 60%. So therefore, the inventory end, okay, at cost would be how much? Okay? Multiply lang po natin yan. So 4 million, okay, times 60%, that would be 2,400,000. So what can we say? Is it lower or higher? The answer, it is lower than the average. Kasi nga, it is conservative. Kasi nga, hindi natin sinama yung markdown. Therefore, we have to add it back. Since ang operation ng markdown ay deduction, you have to add it back to denominator only. Kasi nga, tigas at cost, tigas at retail. Diba? So yun yung masimpleng approach. Okay, we have number 3. Okay? The number 3 is this what we called FIFO retail, okay, met approach. Okay? Ano yung formula to compute for the cost ratio for that? Okay? Same pa din naman. Tigas at cost pa rin divided by tigas at retail pa rin. So, hindi actually na bago. Kailangan nyo lang tandaan yung pagkakaiba ng tatlo. In a sense na sa FIFO kasi, ayaw nilang isama yung beginning inventory. Kasi nga ang idea, yung natirang ending inventory ay galing na dun sa current purchases. So yung beginning, therefore, nabenta na yan noon pa. Mawawala talaga siya. Hindi siya matitira. Kaya therefore, wag mo daw isama. So therefore, the formula again, tigas at cost less beginning inventory. Also at cost, kasi at cost yun eh. Okay? Same goes through, we deduct beginning inventory, okay, at retail. Ang mapapansin natin kanina, in-add yung sa markdown kasi ang behavior niya ay deduction dun sa ating computation. Pero ang beginning inventory kasi, ang behavior niya is addition. That's why, ang treatment naman dito, deduction. Okay, so gawin na lang po natin. So nalaman natin, okay, that the tigas is amounting to 9,600,000 at cost. Okay, kita pa naman. Okay? Ngayon, magkano yung beginning inventory? And that is 650,000. So, minus 650,000. Okay? And then, the gas at retail is 15 million. Okay? And the beginning inventory is 1,200,000. Ayan. So, ngayon, buo na yung ating equation. So, we can now solve for the cost ratio. So, tuloy po natin. 9,600,000 minus 650,000, that will be 8,950,000, which will be our numerator, and divided by the 15 million minus 1,200,000, so that would be 13,800,000. Therefore, ito na po yun yung tigas na walang beginning at beginning inventory at cost and at retail. And the cost ratio would be how much? Okay? So 8,950,000 divided by 13,800,000, that would be, okay, 64, oh, tama ba ito? Tama yan, 64.86%. Okay? Ngayon, to compute for the, ano, for the inventory at cost, we start with inventory, okay, at retail. Pwede nyo lagyan ng ending, ano. Okay, how much is that? Again, 4 million, 4 million. Okay, and then, you have to multiply with the cost ratio, which is 64.86% to get the inventory or ending inventory at cost. So again, ito na po yung sagot natin, yung ratio, multiply by 4 million. So how much is that? That would be 2,594,202.90. Okay? So that will be our answer. So basically,
Okay? Anong ating ano pananda dito sa retail inventory method? Paano siya magandang i-solve? Ang sabi po, okay? Sa retail inventory method, kailangan lang muna nating i-solve how much yung tigas. And then afterwards, i-minus po yung net sales, so yung sales. Then you will get the inventory end at retail. At saka mo kwentahin yung cost ratio. Huwag mong isama para kung hindi ka malito. Pero kung sanay ka na, hindi po pwede mo namang isingit-singit nga doon. Na basically, ang pagkakaiba lang naman sa kanilang tatlo, ang average cost approach, kasali lahat. So therefore, siya yung pinakasimple. Okay, yun naman conservative approach, i-add back mo lang yung markdown. Okay, kasi nga, hindi daw siya dapat isama. Pala daw markdown. At tandaan mo na dapat mas mababa ang cost ratio niya na in effect, yung sa pagdating naman sa ending inventory, okay, mas mababa yung lalabas. Kasi nga, yun yung effect nung mas mababa ang cost ratio. At yun namang pipe retail approach, malamang wala lang beginning inventory, therefore you have to deduct. But basically, lahat ay nanggaling pa rin dito sa tigas na to, okay? Kinuha mo lang yung difference. So yun lamang at maraming salamat.